Hello guys, welcome back to my channel. This is Math Talent, and today I want to give some my reaction to this news. This news is on radiopilipinas.ph. It says bagong plaka para sa motorsiklo, inisyal nang ibibigay bukas ng LTO. This was posted this morning, 8 a.m., dated August 26, 2020. So, ayan, ang sabi dito, itinakda na bukas ng LTO ang inisyal na pamamahagi ng bagong disenyo ng license number plates para sa mga motorsiklo. Anong sabihin nito? Disenyo o inisyal na yung plate number? Eh, mali yung headline eh. Mali ba headline o... Ewan ko ba? Ano bang klaseng sulat? Bagong disenyo ng license plates. So, ano eh, bagong disenyo lang o yung mga plaka na mismo? Ano ba talaga to? Ito inilunsad sa ipinatutupad na RA 11-11-235 na mas kilala bilang Motorcycle Anti-Crime Prevention Law. Gagawin ang launching ng distribution ng MC plates na sa LTO, NCR West Regional Office at Quezon City na pangungunahan ng LTO-NCR, isa sa magiging highlights ng aktibidad ang ceremonial distribution ng license plates sa ano to? Piling motorcycle dealers, piling kala ko English, motorcycle dealers at registered owners. So isang pili lang pala oh. Piling motorcycle dealers at registered owners. Kumpara sa lumang plaka, mas mababasa na sa malayong distansya ang bagong license plates mula sa harapan, tagiliran at likuran. Mabamit. Paano kaya tagiliran? Grabe, may 3D. Ano kaya yan? Ano to? Pwede ba sa tagiliran? Baka naman may plate number na tayo sa, pati sa tagiliran ito. Color-coded na rin po ito ayon sa pamamaraan na nilikha ng LTO na tumutugma sa kulay ng isang rehiyon. Okay yun, may kulay. Okay. O, nabasa ko na rin yan noon. Nakapaloob sa batas na sino mang individual na mahuling nagmamaneho na walang bagong number plate ay may katapat na pagkabilanggo na nang hanggang 6 na taon. O multa na 500,000 hanggang 100,000 o pareho. Tayo dyan. So, paano naman tayo nito? Sige. Ibigay nyo muna yung mga plate number para hindi naman, para may papakita naman na plate number. Baka naman ipatupad nyo yan. Hindi pa kayo nagbibigay ng plate number. Paano naman tayo nyan? So, anong masasabi niyo to guys? Sige, abangan natin bukas. Ilan kaya mabibigyan? Baka mga 10, no? Siyempre, ipapakita muna nila yung design. Design pa lang naman daw, eh. Initial? Ilan ba initial niyan? Sa NCR? Hindi naman lahat pala sa NCR. Piling ano lang. Dealership lang ang mabibigyan bukas. At ibang motorsiklong nagmamayari ng motorsiklo. So sana tuloy-tuloy na after initial na yan ilang kailan kaya mas yung talaga pang lahatan na pag-distribute ng plate numbers. Kasi yung motor ko nga magdadalawang taon na. Ay hindi. Magdadalawang taon na motor ko. Pero wala pa rin. Lalo na yung mga nauna sa akin na bumili, hanggang ngayon wala pa. Ilang dekada na. Ilang taon na kaya yon? Dekada na ba? So yan, pero good job. At meron na tayong silang nagawa. Ayan, so abangan na lang natin. Actually maganda naman yung panukala nila, kaya sana mabilis-bilis ba? Bilis-bilisan lang nila yung kanilang pagkilos. Siguro mabilis na yan. Kailan
ba ito in-announce? Sana totoo na maraming mabigyan agad ng plate number. Sana buong Pilipinas na agad-agad. Ilan ba ang kayang gawin ng machine sa isang araw? So, yan guys. So, yan ang aking balitang ito. So, good luck na lang sa LTO. Salamat sa inyong serbisyo. At mabuhay po kayong lahat. So, ito po ay si Matalent. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video na to. At mag-comment po kayo ano po ang gusto niyo sabihin about the LTO o sa video kong ito. So, huwag po kayong mahiya na mag-comment. Pwede na rin mag-share. So, ito ay ano, about sa ng LTO para sa mga motorcycle riders. Sige, goodbye!